Ito na nga ang ating pinakabagong segment dito sa Showtime Online U, ang So You Trivia, yeah, kung saan pag-uusapan natin ang... Ayan. Ano? Saan, sino at paano nga ba nagsimula ang paro-paro G-mania na sikat ngayon sa TikTok ngayon? Napanood ko yan tanggabi sa ano ha? Na news ko yan sa TV Patrol ha? Ay, oo. Totoo. Ayan. Pero ito na nga. Ah, sige, may sasabihin ba kayo? Wala. Okay. Pero ito na nga, ang paro-paro G dance craze ay mayroon ng, hindi pala 4.3 million videos na uploaded gamit, tama ba? Videos na uploaded gamit ang nasabing music. Ayan, ang dami na rin pala talagang gumawa. Ginawa ko rin yan eh. Ginawa mo rin? Sa TikTok. I think isa ka dun sa mga unang gumawa. Mm-mm. OG. Kaya niya. Baka parang siyang ano eh, makaba neck boots, no? Ito daw, parang ganun. Paro-paro. Oh. At saka kasi yung beat niya ay catchy, saka yung steps, di ba alam mo naman tayo mga nagti-TikTok, pag madali yung steps at masa talaga, talagang ma-adapt agad eh. Oh. Yes! Oo. Ito, basahin natin ha. Sa sobrang sikat ng paro-paro, Jay, umabot ito sa ibang bansa gaya ng Japan, Korea, Myanmar, Cambodia, US at Moscow. Oy, grabe pang international ah. Oh, wow. Ito ha, ang mga sumasayaw pa nito ay people of all ages and profession na ginagawa nila sa loob sa iba't ibang lugar. Tama ba? Iba't ibang lugar gaya ng sa loob ng eroplano, presinto, parking lot, beach at syempre sa Showtime stage with the Showtime family. Grabe. Grabe na itong dance craze na to. Umabot ka sa loob ng presinto. At sa aeroplano. Bago ka ikulong, kailangan mo muna mag-sample. Yes, sample. Doon lang sa lalay ang ano mo. At ito na nga, ang mastermind sa likod ng TikTok dance craze na yan ay isang 18-year-old DJ. Naku, ang bata pa pala nung nagpasimula nito. From Northern Samar na si Sandy Oliverio, nakilala bilang si DJ Sandy Remix sa TikTok. Oh. 18 years old lang, no? Parang nung 18 ako, parang nakahiga lang ako eh. Parang nung taon ka na ba, Josh? 19. Parang sobrang layo na nung... Kahapon lang, natulog ka lang, ganun? Pero ito, si DJ Sandy ay gumagawa ng remix for 5 years at isa siyang BS Criminology student na natutong gumawa ng remix gamit ang laptop na pinahiram sa kanya ng kuya niya. Uy! Sobrang layo, no? Mm-hmm. At ang inspirasyon ni DJ Sandy sa paro-paro G-remix ay nang mapanood naman niya ang TikTok post ni Boss Seth na noong panahon na iyon ay nakilala na sa TikTok dahil sa pagiging leader ng Frat. Ah! Frat Parody pala. Kumbaga, hindi legit na frat, no? Frat Parody. Kaya naman, Paro Parody. Fly High Butterfly. Yun pala yun. Oo. Ito yung video na binabasbasan o iniindak ni Boss Seth na mga bagong miyembro sa kanyang grupo na ang hand sign ay itsura ng isang paro-paro. So, ganun pala. Ganun. Oo, ganun. Ang street boys, ba di pa parang ganyan din ang street boys? Kung hindi ako, kasi nakikita ko parang pag nagpipicture sila eh. Hindi ko lang sure. Oh. Ako di ko. Di ko na. Mga ano na kasi naabutan natin, Kuya Mari, mga SB19, mga BGYO, ganun. Oo, oh, yan, yan. So, sorry, hashtag lang inabutan ko eh. Hashtag lang inabutan ko. Tama! Joke lang. Ano ba ha, si Boss Seth o Seth Jose Verano na taga Las Piñas ay nagtatrabaho bilang tagalinis ng mga bintana na nasa labas ng building na naisipang gawin ang video na parang may binabasbasan siyang mga bagong miyembro habang hawak ang isang paddle. Ganyan. Oh, may pangbasbas na nangyari. Kanya-kanya palang ano to, version talaga ha? Ayan. Ginawa ni Boss Seth ang video na yon una para magpapansin at para na rin makapagbigay ng kasiyahan sa mga tao sa pamamagitan ng mga kalokohan niyang idea. Yun. Uy, salamat ha. At ano naman, talaga ng mga nagdulot ng kasiyahan yung ginawa nilang paro-parody sa mga TikTokers, no? Si Boss Seth ay minsang nag-alok ng magtitinda ng yelo online na may guarantee na makakarating ng yelo ng matigas pa rin. At hindi matiging tubig. Saan mang lugar ng mga... Kahit gano'ng kalayo, ano? Oo, oh, kahit gano'ng kalayo, yan. Hello, no? Sobrang... Ito. Ito ang titinda ng yelo sa lugar nyo? O order ka pa sa malayo?
Special daw kasi. Oo, kakaiba ha. Pero ito ha, hindi man magkakilala sila DJ Sandy at Boss Seth, ay malaki ang nagawa nila para ma-inspire ng isa't isa na naging dahilan nga para ma-create ang TikTok dance craze na Paro Paro G. Create nila ha. Dahil dyan, Paro Paro G, malungkot version. Ay, paano yun? Kung kaya pa ng oras natin. Kaya pa ba ng oras? Napapasmen ka pa rin eh. Oo, ayun naman talaga ang ano, ang tawag dito. Purpose. Ang purpose nung kanta. Matawag ng tao. It's showtime! Buong pamilya, buong angkan. Kasiyahan ng tahanan. Showtime! Lahat kasama, walang iwanan.